ang sakit naman. Isang pumagpalang araw ho sa nila. Good morning! Good morning! Suot niya naman yung pamburo ni mo. Pinamana mo sa akin to eh. Binili ko lang sa inyo. Sige po, isang mapagpalang araw. Thank you for coming over. Kaya hindi ako natatag, kanina pa ako, di ba? Kaya ako natatagal lang pumasok, parang napuputol-putol. Bigyan niyo po kami ng feedback kung malinaw po kami sa panonood niyo kasi nagre-reklamo po yung mga nag-aabang. Eh, inaabangan daw nila tapos putol-putol. Oh, ganito lang yata dito sa iyo. Oh. Sayang naman. So, welcome po sa Cafeteria Synergia in which ang ginagawa natin ay sumasagot po tayo ng tatlong katanungan galing po sa mga kababayan natin na may sakit from other countries. Yes, from other countries and outside the earth. Hindi niyo alam, meron tayong mga bisitang alien. Oh, nandito? Nagpagamot last time. Ayun isa, bumalik. Meron lang kita, nakalimutan lang. Hindi nila kita. Nakalimutan yung ano. Ayun pa isa, Okay, so salamat po sa pagbibigay ng ganitong opportunity for us to be of service para po sa mga kababayan natin abroad. Yun yung dahilan ng cafeteria. Kayo, sa health forum kayo mamaya eh. Di ba? Di ba? Yes. Alam tayo mag-uusap. Totoo, para ikaw na lang. So kayo po, very blessed dahil kayo makakapunta rito, makakapagpakonsulta sa akin ng personal. Sila, ito lang yung means. So salamat sa Facebook. Pangalan mo yun, si Mark. Yung kaibigan ko, si Mark Heras. Heras. Diba yun? Local yun eh. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Hindi ko maintindihan eh. My friend. Ayan. So, yun yung Facebook. And naka-ready po yung tatlong katanungan. Anong tatlo? Ilan ba yan? Tatlong kaganayan. Ilan na? 6,000 questions. Sagutin natin ngayon? Hindi. Tatlo lang. Oo. Na maraming questions, pero syempre, pipili tayo ng tatlo. Kinocondense na lang natin kasi halos pare-parehas naman eh. Diba? At makinig kayo dahil baka yung case nyo, yun din yung may tanong. Yeah. Meron bang may cancer? Nag-interview ka na ba rin? Wala pa, hindi ka pa bumabati international. Hindi, binabati yung international. Okay, hindi ka sa Alaska. Oh, sa lahat po ng nanonood, maraming salamat sa pagsubaybay. At alam ko kung ba't kayo nakasubaybay, gusto nyo matuto. So, from Australia, Canada, Alaska, Dubai, Bahrain, yung mga matatandaan ko lang, Singapore, Ikaw naman. Malaysia, Macau, Hong Kong. Thailand, Indonesia, Ireland. Mm-hmm. Germany, Moscow, London. France. China. Paris. Mm-hmm. China, may Facebook ba sa China? Meron! Wala. Ang problema natin, wala. Meron kang guest na tika-China. May Chinese? May Chinese ngayon? Can you understand me? Tagalog, no problem? No. Only English? No, I use Wi-Fi. All right. Microsoft. Ah, okay. So is it okay? English? Do you understand English? No, but I transfer. All right. So Mandarin. No. Cantonese. Hokkien. Pancit Cantonese. Ni hao ma. Ni hao ma. Ni hao ma. Thank you, ma'am. Ano ba thank you sa kala? Sisi. At ayun, ano pa dapat natin gawin? Yung mga basita nating pagdangan na iba't ibang bansa galing. Meron na bang galing? Oo, naman. Ayun, sige, in-interview mo na sila? Nyo? Walang dalahan, wala pa sa lubong. Pwede niya, pagka wala pa sa lubong, in-interview. Ayaw na bang taas niya? Pinapagalitan. Huwag ka magtaas, panghihingi yan. Hindi ako, biro-biro lang ako'y panghihingi namin. Kasi hindi naman talaga kami nanghihingi. Kusaya. May nalong katol eh. Ito nga lang, isa nga lang, pwede kayo. Wow, oh. Alam mo, social to. Oh. Di ba? Ferrero, what's your girl? Oo, social mo. Mas binigyan pa ako ng rose. Kayo nagaling yan? Kay Orocan.
Ayan, at mamaya sa segment na maraming nag-aabang, anong segment natin yun? Yung alam nyo ba? Ituturo ko kung paano maiibsan or magkakaroon ng fast relief ang inyong sinus problem sa pamamagitan lang ng may pipindutin tayong parte ng mukha. Pero kailangan, pag pinindot mo, may tunog. Pag hindi tumunog, hindi ka gagaling. Ganito yung tunog. Sample lang ko, ha? Gusto mo, yung translate natin ang... Pagka masyado magpatawa, may nakukor niya. Yeah, masyado. Bakit di siya makarelate? Gusto mo, translate natin ang Chinese? Yung ano yun? Yung sinabi mo, para na maintindihan natin. Kay. Okay, go. Kayo no, alam nyo ba? Kayo, kami turo sa inyo, kami pindo, isa ra, may tunog sa inyo, katawan. Late, late, late. Sabi nung kanta ka, China, si Raul. Ayun, sa alam nyo ba, ituturo ko, may pipindutin lang tayo na part of your face at maiibsan po lahat ng problema, sinus problem, pati sa maxillary problem. Yan yung inaabangan. Libre, walang bayad, you can do it anywhere by your own. You don't need any help from anybody else. So yun yung inaabangan ng ating mga manunood. Ayan. O, ano, yes, ba? Okay. Ano ba? At syempre, mayroon po tayong important advisory na kailangan natin basahin sa ating mga panaw. Okay? Pwede na ako magkape? Pwede na po. Cafeteria to? Yes, yes. Okay. May kape ka naman, wala lang tubig. Tubig. This is to remind everyone, especially those who would want to avail of the free services being offered by Health Forum. The online booking system is made available to anybody as part of our value-added services and to allow orderly conduct in every Health Forum session. All right. Anybody may use the online facility to book and confirm appointments. We never commission anyone to be representative nor an agent to do the booking for our patients and customers. Uh-huh. This is a self-service online booking system offered for free, available via booking.healthforum.com.ph. For the information, the general public, thank you. Sa Tagalog? Maraming salamat po. Mahalaga ang paalala. Ayan. Pinapaalala po namin sa lahat ang nagnais ng libre servisyong binibigay ng Health Forum na ang online booking system ay inilatag bilang value-added service para maisaayos ang kabuuang programa sa tuwing tayo ay magsasagawa ng Health Forum. Maaari itong gamitin ng sino man para may siguro ang kanyang pagdalo at appointments. Wala kaming pinahihintulutang sino man na maging kinatawan o ahente para magsagawa ng booking at appointment sa mga pasyente at customers. Ang sistemang ito ay self-service at inibigay ng libre para sa lahat na maaaring makakuha sa booking.healthforum.com.ph. Para sa impormasyon ng publiko, maraming salamat po. Ayun. So, pinaalala lang natin, hindi naman na kailangan ng ahente o ng iba pang tao para ibuka. Pero kung di ka talaga marunong, magpaturo na lang po kaya. Okay? Yun lang. Pare ko, yung masyadong malakas daw yung echo sa labas. May ugong? Ugong. Sa Pasig yun. Tama ba? Hello. Anong nangyari nun sa Sipag? Hello. Hello. Okay. Hello. Meron pa rin? Hello. May ugong. Oo. Oh. Kinaan mo yan. Lakas. Oh, bawasan mo yung ano, volume. Para hindi siya mag... Di bali, konting tease na lang. Sa mga nakakaranas po tayo ng technical problem, nalulungkot lang siguro yung multo rito. Kasi paalis na tayo rito eh. Lilipat tayo sa isang mas malaking area, yes, na kung saan kaya natin mag-host ng live na ganito, ng hindi kayo lang, kundi 500 to 800 person. Wow. In one sitting. In sitting. Okay. Dahil nagpabili kami ng snowmaker. Oh, para hindi na rin mainitan. So, tris-tris ng konti. Kung gusto nyo, itigil muna natin to. Balik na lang kayo. Paggawa na yun.
sakit. Ewan ko sa kanila. O, tanoy na natin. Sinabi mo na baka kasi may nakikita kong hindi nakismile. Hindi pa pala dahil bigla ka nang pumasok eh. Kung pong mga umatin na nakismile ngayon, nako, salamat po sa Diyos. Yan po yung mga gagaling. Yeah. Yung mga hindi pa po ngumingiti. Malapit na yan. Oo nga, hindi, nagtataka lang ako. Bakit ka pumunta rito para sumangutang kami? What's the reason why you're here? Yeah. Eh, kung isisimangot ka na, dapat ito ang kami. Hello? Aray mo ah. Grabe talaga si Provinciana. Gusto ko nga. Dalaking Pilipino. Direk, gawa nga tayo ng video nun, yung nauso ngayon, yung dalagang Pilipino ba yan? Ikaw naman, dalaking Pilipino. Oo, kapalata. Yan mo yung tugtog na? Ano naman, di makarelate yun. Gusto ko kinuha to. Wala akong may pa ako. Meron. Hello, ayan. Sige. So, sasagot tayo na ito. Ay, baka kaya ka. Hindi pa rin gumitin. Akin na, pwede dahin ko. Ano ba naman yan? Copy. Ayun nga, yun po. Hindi na nakatala. Ay, meron tayo maagad dumating. Lolo, ba't ganun yung sound? Kaya nga, ipako mo na yan. Lalabas, ha? Sino yung pinakamaagad dumating? Bigyan natin yung premium. Ako, mukha nga, kaya itsura. Iba na itsura. Nagumutla na yun. Sa anong oras po kayo dumating? 6 po. Ba't naman nung ganun kakakalang yun naman alauna yung schedule ko? Para register. Alas 6. De, from Pasig lang. Ang wagan niyo po. Marikina. Saan kayo sa Marikina naman? Sa may Riverbank. Ah, okay. Andun ako kahapon. De joke. Kayo ma'am. Bulacan. Anong oras kayo dumating? 6:30. Talagang ang agan nila. Bigyan natin sila premium. Dala mo ba dyan? Ay. Sige mo silang jacket. Jacket. At siyempre, Sunday. Tayo ay nasa... Kali kami dyan sa Pagadian. Maraming salamat sa mga taga Mindanao na nandun po o tumating. Naway nakapagdulot po kami sa inyo ng servisyo. At bali wala po ang natutunan kung hindi nyo i-apply sa inyong buhay. Yun lang naman ang trabaho nito, kayo makapagturo. Pero if you will not apply it, then I've done my part. If you will only do your part, magugulat po kayo. Possible talaga healing. If only the patients will do their part, then healing will be possible. Kasi doctors, we can only guide you guys. We can never heal you. We cannot enter the human body and repair what's wrong inside. Always remember that. But we can guide you to have a healthy lifestyle. Tama? In which, if you will follow it, then good results will come out. But if you will not definitely obey us, yun, disobedience, alam niyo na ibig sabihin, you need to face and suffer more consequences of being disobedient. Wow. Tama! Takalungin mo natin sinabi ko. Sige lang. Salamat. Sa inyong pagkilig. Okay, so Pagadian, see you again. At syempre, nagpapabati po ang ating business center na si Joy Rolyoke sa ground floor OH Marketing Building, Burgos Street, Ozamis City. At nanonood din po ang... Yan po yung vision center natin sa Ozamis. Yes, taga Maranduque, Ramos Street, Barangay Pag-asa, Santa Cruz, Marinduque. Yeah. Sino nga ba ito? Ewan ko, ikaw nagsulat niya. Hindi ako nagsulat niya. Yung taga Maranduque, salamat ako. At sa lahat po ng ating business center na nanonood ngayon at ating mga branches sa Cebu, Cagayan de Oro at Davao. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay. At syempre, binabati ko ang aking special friend na si Bumble, na sa Marikina branch. Bakit special? Siyempre, may ano siya eh. May hindi nagawa siyang may lechip lang. Tsaka ube, special. May special. Hindi ko siyang... Bakit? Kumuha naman ah. Wala ka. Masarap gumawa ng lechip lang. Oo. Pag siya kakain ko, naku, sige. Kaya... Ano sakit ni nanay? Cancer. Of the? Endometrium. Endometrial cancer. Oh. Nagbe-bleeding, hindi naman. Oo. Oh. Nagpakimo kaya, Nay? Oh. Yun lang. Yun lang. Huwag ka umiyak, Nay. Buhay pa ako. Huwag mo ako iyakan. I'm still alive. Nay, kaya kayo nandito para matutunan kung paano ka gagaling. Tama. Ay, kailangan lang intindihin mo at sundin kung ano yung pwede kong maipagawa sa'yo. Ha? Anong stage daw siya? Recurrence. Ano ang primary? Endometrio din. Oh,
Tapos dati nagpa-opera, syempre, nagpa-chemo. Radiation. Tapos after how many years? After 1 year po. Nag-record din. So, tapos papakimo nyo ulit. Hindi ganun lang ulit. May passport ba si nanay? May passport? Bakit? Kasi babalik-balik. Ilan taon na si nanay? 89. Oh, nay, bata ka pa. Bata. Mahaw na pa sa'yo ito. Sino pa ho? Angalin mo, anak? Hindi na, may sakit. Sino pa may cancer? Cancer. Ma'am, anong cancer? Pwede ka rin opera na ako. Teka lang, tinatanong ko lang, anong cancer? Bakit di medyo na? Abogado ka ba? Ano ang cancer? Pelvic. Pelvic cancer? Pero dati ko. Okay, game. Ano sa akin? Galing na ako dati dito sa iyo. Sinama ko ngayon yung pamangking ko. Ah, okay. Kasi yung mother niya ang may, ano ngayon. Ano sa akin? Hindi nga, may tendency sinabi dito. Pagkabasa ko, ay, ubo. Kailangan, ikin ko na. Sige, tinatanong ko kasi, sino may cancer? Nagtataas ka naman. Sige. Nire-relax ko muna kayo bago ako mag-upisa. Kailangan maganda yung takbo ng utak ko. Sino may cancer ba? Cancer. Hindi iiyakan na kayo. Wala ka na ba? Kayo, ma'am? Colon. Colon. Ano, mama? Asado o bola-bola? Alin doon? Stage? 1 or 2. Dapat tanggal mo? Very good. Pero nakakadumi ka? Yes. Basta ang colon or colorectal cancer, pagka po nakakadumi pa kayo, well and good. Kahit hindi operahan. Pero, pag dumating na yung point na hindi ka na makapag-move out, then that's the time I'll suggest surgical procedure. Siyempre, hindi ka na makapag-move out eh. Pero kung nakakadumi, yeah. Madali pa yan. Meron pa, cancer? Parents niyo po. Anong sakit niya? Parents, so pareha sila. May cancer. Si mother mo, prostate. Si father, prostate. Anong parokya niya? Si father. Si tatay. Stage 4 na. Prostate. Saan kumalat? Bihira pong umabot ng 4 ang prostate. Kasi pinaka-slow growth cancer ang prostate. Umabot ng 4. Pinabayaan ni tatay. Sa puno. Oo, kumalat. Tapos si mother, liver naman. Hepatocellular cancer. Sige. Next, ma'am. Hodgkin. Kayo po ito. Anak niya. Ilan taon na po siya? Wala siya dito. Naka-confine ba? Ba't din siya naman? Tama po. Sige. Next. Bossing, sa dulo. Liver cancer. Hepatocellular. Next. Stage. 3C. Pag lumaki yan, 14. 15. Tapos pag din ako, 16. Wala na yun. Nagpakimo ka, no? Ako yung chemo and radiation. Okay. Kailan yan? Lumipat sa kabila. Nakarating ba yung kapitbahay? Bakit kaya hindi lumilipat ang kapitbahay? Sige. So, recurrence din, no? Boss! Ma'am pala, ma'am. Ma'am. Stage. Recurrence. Basta recurrence 4, no? Galing niya, oh. May passport din. Alam mo. Pero alam mo, ate, tayo ko ulit. Sa lahat ng in-interview kong may cancer, ikaw yung pinakamabilis gathering. I'm not kidding. You know why? Tignan mo yung aura mo. Oh yeah, may cancer siya, pero she doesn't care. She smiles. Tama, eh. Parang bang, okay lang, recurrence. Stage 4, may recurrence, di ba? Yung ganong thinking, yung ganong psychological state, ang mga mabilis gumagaling. Pero yung masyadong nagsiselfie, naaawa sa sarili, masyadong nana, nahihirapan kami dyan. Kaya ako nandito para palakasin ang loob nyo. Kasi laban po ang sakit, laban. You need to be a fighter to get rid of it. Pero kung baby, uwawa naman na. May sakit ka. Gusto ko na mamatay. Pwede mamatay. Baby, kung lang. Pag tinanong mo, gusto mo na ba talaga? Ayoko! Huwag kayong mawala ng pag-asa. Bakit? Because, ang pag-asa natin na kay Lord na. Mamaya, maintindihan nyo. Mamaya. Kaya ako tinanong eh. Gusto kong maging energized ako. Yan yung energizer ko eh. Yung mga nakikita ko yung mga taong hopeless.
dyan ako na e-energize. Bakit? Ako, naway ako yung gamitin ni Lord na maging baterya para palakasin naman kayo. Kahit i-transfer ko lahat ng energy ko sa inyo. Kunin ko naman yung sa'yo. Kung wala ka lahat, ikaw na wala ka. Okay, so, sasagot lang muna ako ng 3 questions, ha? Pagkatapos ng 3 questions, kayo naman nasa kasi natin. Okay? Yeah. Question number 1. Number 1. Okay. May pakiabot mo nga yung isa ko ngayon. Hello? Aray! Isa mo! Yan yung inaabangan ng nanay ko. Ay, nanonood si nanay! Hello, nanay! Hello! Ang nanay ko po ay 85 years old. At alam nyo ba? Pero nakakapaglaro pa po siya ng badminton. Wow! At wala siya miski isang gawad kasi wala siya isang kahit anong siya. So, God bless you. Ano siya maglaro ng badminton? Nakahiga. Nanay. The best nanay. At kasama katabi niyang nanonood si Uncle Floro. Aplo. Uncle Floro. Floro po to. Lumang-luma na yun to. Ala tayo edad mo. Hindi, nakikita ko lang. Floro. Sige, contact niyo. Contact ko lang. Okay, hello po. Andito po ako ngayon. Sino nag-plant dyan ito to? Maganda yung tablecloth mo. Kaya sa shell ako. Sige. Okay, hello po. Turkey, mabot na tayo sa Turkey. Turkey? Okay. Sarap po ito. Ito yung niluluto pagka November 1st sa States. Thanksgiving! Hindi, November 1st? Yeah. Thanksgiving. Oh, see, patay ka. May tagayong guys. Saan mo ba kayo sa US? Wala, huli nga. Hindi, tatanungin ka. Saan mo kayo sa US? Sige. Saan mo kayo sa US? Kung kailan yung ano nyo, yung Thanksgiving nyo? Last Thursday of November. Eh, bakit yung na-advance score? Ang hirap lutuin ng turkey! Di ba patigas yun? Oo. Oh. Ang preparation nun. Napakailamanan. Sabi niyo naman, hinahanda niya lang yan. Yeah. Okay. Hello po, nandito po ako ngayon sa Turkey at gusto ko pong malaman kung ano po ang pwede kong inumin para mag-normal na po uli ang platelets ko. Ang normal po ay 150 to 400. Pero ako dati umabot ng 1,227. At ang latest ko po ay 684. Gusto ko po kasi mag-normal yung platelets ko na di na tumaas ng sobra. Okay, usually, sa mga hindi nakakaalam, medically ang tawag yan, thrombocytemia. Pagtaas ng bilang ng dami ng platelets. Sige, tuloy. Okay. Bali, 2009 ako na-diagnose noon na mag-take ako ng hydroxyurea at anagrelate. 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 Okay. Noon tapos tinigil ko bago ako magbuntis 2011. Tapos mula noon, wala na akong tinitake hanggang 2017. 27 ulit nag-trigger. At naka-hydroxyurea. Halit kasi na. Hydro uli ako until now. Si Boss. Boss John. Until now. Uuwi na po kami sa Pinas by May o June. Gusto ko din po sana matry mag-take ng natural herbal na gamot at gumaling para walang komplikasyon bago ako mag-second baby by next year kasi 38 na ako next year. Okay, wala namang problema hanggang 43, safe pa po magbuntis. Napapanood ko po ang mga videos nyo, Dok Atoy. Salamat po. Sa Facebook. Kamukha mo talaga si Coco. Ayan o! Coco Lambert. Marami po salamat. Wala. Okay, yung pong sinasabi natin na sakit ni ano ni ate thrombocytemia pagkas po ng platelets.
Ang tunay na problema nito ay weak ang bone marrow. Si bone marrow po kasi ang gumagawa ng tamang, nagre-regulate, gumagawa ng tamang dami ng red blood cells, white blood cells, pati po ng platelets. So pag weak ang bone marrow, pwedeng mababa, pwedeng mataas, pwedeng over, at pwede rin namang mauwi sa mas matinding sakit, katulad po ng leukemia. Okay? So ate, gagawin kita. Teka lang, meron dito mga symptoms. Dok, paano ba namin malalaman kung may mga symptoms kami ng ganyan sakit? Okay, depende po ito kung saan nagpo-form yung clotting ng platelets. Ano po? Pwedeng headache, dizziness, lightheadedness. Alam niyo yung lightheadedness? Parang lutang yung ulo mo. Parang puro hangin yung laman. Marami akong kilala, mahangin lang talaga. Puro hangin ang ulo, wala naman pera. Wala rin laman. Chest pain. Aha. Yung iba na hihimatay pa. Yung ba yung fainting? Hindi, yung nagpipitura yun. Ito, medyo tututukan yung maigi ito, yung sudden temporary vision changes. Kasi maraming nakakaranas niyan, yung pag, parang bigla siya nahilo, pagpigit niya lang. Yun. Isa po yun sa mga ganong symptoms. Pwedeng may problema ka sa dugo. Ayan, ha? Ano pa? Meron pa rito nakasulat. Numbness or tingling sa hands at saka feet. Numbness, pero nakakaranas din yan yung mga diabetiko. Di ba? At saka nakakaranas din yan yung mga mataas ang cholesterol. So, isa to sa mga symptoms. Tandaan nyo, yung word na symptoms, papansin ang Tagalog niyan. Nagpapapansin ang katawan mo para magpa-check. Kaso, you don't care. Mawawala din niya. Next. Nung malala na wala akong pampagamot. So, kung naagapan, mas mura sana gastos. Ha? So dapat huwag nilang babaliwala. Yes. Any signs of your body na kailangan niya na magpa-check. Come on. Kapatid, makinig ka maigi. The only puhunan we have is our body. Mag-invest naman kayo ng konti sa kapital niyo. Hindi puro kabig lang ng kabig, kabig ng kabig. Pero pag papunta sa kanya, wala. Wala na rin ako. Ayong mga kuko. Kaya hindi sila nababalit ng cutie siya. Hindi na yan. Hindi na yung lupa. Anyway, gawang kita ng program, ma'am, to clear the problem that you have. Palalakasin lang natin ang iyong bone marrow. Tapos, iwasan mo magpuyat na magpuyat. Tandaan nyo, yan ang malaking epekto ngayon. Sa panahon ngayon, due to technology na rin. Marami po bang nawawala sa ating katawan kung tayo madalas magpuyat? Oo, nakawalan tayo ng oras matulog. Tama? Yes. Kasi you need to wake up on a certain living time. So, nadideprive mo yung sarili mo ng tulog. Ang pinakamalaki, ito. Ang pinakatotoo, scientifically, na dahilan kung bakit delikado masyado magpuyat. Pag hindi ho kayo natutulog na maayos sa tamang oras, wala nagre-repair ng cells. Ang cellula natin para gumaling ang kahit anong sakit, kailangan mag-repair ang cells. And the only time that cells can be repaired during night time, 10 to 4. 10 p.m. to 4 in the morning, dapat asleep ka. Paano kung during that time gising ka? Ito binabukasan mo yung oras ng pagre-repair ng cells. Kaya tumatagal ang healing period. Kaya huwag niyo akong tanongin, Dok, ba't akong tagal kong gumaling yung isang pasyente mo, 3 linggo lang, gumaling yung cancer? Tanongin mo yung sarili mo, dahil itinuro ko naman yun eh. Baka naman hindi ka natutulog sa tamang oras. Baka kaya humahaba, dapat naka-repair ako na, nabuo ko nang i-repair tong dingding na, dingding matawag dito. Kisame. Eh hindi pumasok, half day ka lang. Eh di hahawa yung panahon para ma-repair ko yan. Tama ba? Ganon din sa katawan niyo. Okay? Yeah. So, nalaman niyo yung kisame niyan dito sa... Kisame. Okay! So, okay na, so, kailangan po natin magulo. Padadalan kita ate ng, ano, ng guidelines kung paano natin na marerepair at palalakasin muli ang iyong katawan, ang immune system mo, specifically your bone marrows. Tawag. Hello? Sino ka? Hindi po ako sinuka. Hiniri ako, hiniri.
Okay, magandang araw po, Doc. From yes. Tokyo, Japan. Arigato. 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 Welcome. Thank you. Sino ang nakakalaw ng arigato? Thank you. Harakiri. Thank you. Okay. Japan. Japan. Pero yung friend mo gusto pa magpatulong. Siguro. 48 years old na babae. Nakita, nakita sa CT scan na may polyp sa kanyang gallbladder 6mm noong last October 2018. Inulit ang CT scan last week. Polyp CT scan? CT. Sobra naman. Last week at ang resulta ay 11mm na po. Sabi nung doktor sa kanya na maaaring tanggalin nila ang mismong gallbladder. Sa Japan yan? Sa Japan. Meron po bang pag-asa na umalis na yung polyp? Maalis yung polyp. Palisin muna nila yung doktor. Hindi tatanggalin ang gallbladder? Palagi sumasama ang pakiramdam niya. Paano? Nasa isip na niya. Nagsusuka siya pag medyo napaparami ang kain. Ay, siya pa. Damayan mo ba? Ano ba? Over ka sa kain. Oo. At palagi din daw masama ang pakiramdam. Maraming salamat po. Sana mabigyan po ng pansin ang hinanahin niya. Hinanahin ang lalo. Tanong po niya kung ano po ba ang dapat kainin at ang di dapat. Correct. Huwag kang kumain ng marami. Correct. Uuwi po siya sa Pilipinas sa katapusan ng April next month. Salamat po ng marami. Wala po. Okay, yun lang. At ang sumulat, ako yung doktor niyang hapon. Arakiri! Pasyente nyo pala yung nilalapin niya. Okay, polyp po ay hindi naman na, pwede naman hindi operahan. By the way, sa mga hindi nakakaalam, ang Filipino word o Tagalog word ng gallbladder ay abdo. Okay, ang usually na inooperahan, gall stones. Bato sa abdo. Kasi pagka po yan ay bumara sa bile, maaapektuhan ang liver. At pag nag-rupture po ang bato sa abdo, lason po ang laman, pwedeng ikamatay ng pasyente. Pero ang polyp po, sa pinakasimpleng pananalita, para maintindihan ako ng buong Pilipinas, ng kapwa ko mga Filipino sa buong mundo, ang Tagalog po niyang kuntil. So, napakaliit na laman. Napakaliit, parang skin. Actually, yung mga katawan na, ako, aminin ko, may kuntil ako eh. This one. So, this is a polyp. Kuntil po siya. Pero kuntil skin. Mukha. Hindi yan. Kuntil. Ano yan? Yan yung original mo, tinubuha ka ng tao. Yan si Atoy. Atoy ang piling mo, Atoy. Nakain mo ba ito ng propakal mo? Nag-combat rin ako ngayon. So yung kuntil po na tumutubo sa iba't ibang parte ng katawan natin, lalong-lalo na sa bituka, pwede naman pong hindi operahan. Unang-una, wala naman po siyang gagawing masama sa loob ng katawan. Kasi nga, para skin nga lang siya. Okay? Kaya nagugulat ako, sinitis ka. Tatanggal yung kandate. Hindi siya yung kuntil. Okay, so ano ang suggestion? Unang-una, te, magbawas ka sa mga oily foods. At ikaw na nga nagsabi, pag nakakakain ka, nararamdaman mo parang naduduwal na siya. So, indigestion na po yun. Hindi lang po abdo ang problema mo, te, digestive system na po yun. Okay? Pero matutunaw po ang polyp kung susunod lang po sa tamang disiplina. Tandaan nyo, sikreto sa kagalingan, isa, disiplina. Walang pwedeng gumawa niyan sa'yo. At hindi nabibili yan. Ang dahil kong kakilala, dahil pera, hindi nakabili niyan eh. Umiikot kami.
kami, oh, di ba kahapon? Umiikot kami ng buo. Makati kami, makati siya. Dito ako sa Quezon City. Umiikot kami, inikot namin lahat ng hybrid. Walang nagbebenta ng discipline. Ang hirap. Ang hirap. Maski sa mga sukit tindahan. Wala. Miski nga si Mercury. Wow. Oh, may suki ka yung isang kaibigan. Tuntua mo siya, may suki ka na ko. Ito, sira ulo ko na eh. Sabi ko, gusto mo maging suki niyan. Tama ka sa ulo. Mamaya, maintindihan niyo kung bakit. Pero Doc, ang kuntil, pwede siyang dumami. Eh, yes, yes, yes. Pwede siyang dumami. So, pag na-infect, yes. Nanganganak siya. Pwedeng. Okay. Yung Tagalog nun, nanganganak, ang tawag natin, di ba? Pero paano mga anak, wala naman asawa yan? Nakita nga eh, nagkita. Oo, oh, parang ganyan. Gagawa ka na story. Gagawa na story. Dumadami sila, yung sumin kumakalat yung infection. Pero hindi nangangalak. Wala naman nagkasal sa kanila paano sila magsisex. Bakit? Hindi lang naman pagkikasal. Oh. Ikaw ba? Hindi kasal. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, nagpo-follow, oh? Nagpo-follow ka? Sige, panadala kita ng program. Una-muna, ulitin ko, magbawas ka sa oily foods. Kayong lahat na nandito, kung may mga sakit kayo, kaya kayo nandito, di ba? Parang awan nyo na please. Pag magluluto po kayo, there are only two mantika na healthy. Na po pwede. Na pwedeng gamitin ninyo muna. For the meantime. During the treatment period. Ha? Ay, hindi o. O, kayo rito. Relax, chill. Tawa na pa sa doktor yung ego. Ang pwede pong oil, olive oil. Mas maganda yung dark oil. Hindi ko alam kung saan niya napulot siya. At yung isa, yung virgin coconut. Yun lang ang dalawang inaalaw muna namin. For the period of time of treatment. Malinaw? Ulit ha? Virgin coco oil at saka olive oil. Kailangan yung coco oil nyo virgin. Yung hindi pa nagagalaw. Kasi pagka nagalaw yan, hindi na virgin. Puti nagkakaintindihan tayo. May nagtanong sa akin, kakukwento mo lang ganyan. May nagtanong sa akin, Dok, yung virgin coco oil na bili ko, pinaglutuan ko, tapo na yun, hindi na virgin. Yung sama, hindi niya magamit-gamit. Bakit? Bakit galawin eh. Ayun, so yun ho ang pwedeng-pwede. Okay. Ano ba? Yung celery, pwede sa kanya, yung blender celery. Ginagamit natin, blender, juicer. Yung juicer pala. Celery juice, na malaking pakinabang kunin niyo yan for pain. Management of arthritic pain, gout pain. Lahat po ng may kaugnayan sa uric deposits, malaki po may tuturong na celery juice. Isang tali ng celery, i-juice nyo sa isang baso tubig. Inumin nyo everyday for 14 days. Pagugulat kayo, yung mga gout nyo, kung masyado malaki, lumiliit. Yung mga bali-bali ko na yung mga daliri, ganyan, kung ano-ano itsura na ng mga daliri. Isipin mo, nagkaganyan yung daliri mo, hindi mo pinapacheck? I really am wondering, paano nangyayari yun? Sabi, babalikin daw yan. Hindi na makakain. Ayan, malaki may tutulong po ng celery juice. So, padalang kita, ma'am from Japan, sa kaibigan mo, padadala kita ng guidelines kung paano huwag na magpa-opera. Actually, yung 6 mm yung binanggit natin. Mm po, mm. Napakalit nun, 0.6 centimeter lang po yun. So, kung naging 11 millimeter, which means 1.1 centimeter. Napakaliit. So, pwede natin matunaw. Kasi ang pinakamalaking natunaw po natin, no. Natulungan ko po na pasyente na matunaw yung bugol niya. Ang pinakamalaki ay 52 centimeter. Wow. Centimeter. Ang laki. 52. Sinlaki na po ng 9-month-old baby. Mayong-mayo, natunaw po yun, nalusaw. Okay, akala ko talaga buntis siya. Kasi ang laki, di ba? Eh, malabo, 84 years old. 84? Eh, alam ko may sakit siya. Tanusaw po yun, hindi nabas niya. Ay, teka lang, yung mga tutunawin natin, katulad yan, ang ovarian cyst, myoma, endometriosis, pag po natunaw yun, expect nyo may bleeding. Kasi kailangan ilabas yung tutunawin. At lalabas yun sa puwerta. Dito lumabas yun, di may napkin kayo dito. Anong nangyari sa'yo? Nag-bleeding ako.
Okay, sa puwerta. Pero huwag kayong matakot. Picturean nyo hanggat maaari. Buong-buong kulay itim yun na parang laman ng nalaman. Okay. Matdok, ang ating guyabano wine is nakakatulong diba sa pagtunaw ng puhoy. Sige, explain mo kung bakit. Ang ating guyabano wine po, guyabano wine, ay ito po ay Dok's Atoy's guyabano wine na pwede pong makatulong sa atin. Ano, Dok's Atoy's? Madami. Ano ka ba? Madami. Kasi naubusan tayo before. Okay. For your information, according kay WHO recent study of 2016, na ang pinakamataas na may anti-cancer and bukol dissolving na prutas ay walang iba kundi ang guyabano. And we are very blessed dahil ang country natin maraming guyabano. But, according naman kay WHO, yung anti-cancer at nakakatunaw na bukol na nakita sa guyabano ay hindi lang po makukuha sa not in the leaf. Pakinggan nyo ha, not in the leaves. Not in the bark, not in the roots, not in the fruits. Eh saan? Sa balat ng fruit. So we have a problem. Kasi yung balat ng fruit, tusok-tusok. Tama ba? Pag kinain nyo yun, matutunaw yung bukol nyo, pero dudugo puso nyo. So ang ginawa namin na kinuha natin yung mga balat, finerment, at ginawang wine. So yun yung lumabas na guyabano wine. At napakalaki may tutulong nito sa lahat na may bukol. Iinumin mo lang siya ng 60 ml every night. Nightly. Before bedtime. At syempre, Dok, ito yung... May tanong kayo, before bedtime, anong Tagalog nung? Bago? Bago, magkama. Bakit? Eh, paano kung walang kama? Di... Balik na lang. Sahig. Bago matulog, yan. Kasi mahirap nang inumin yun habang tulog. Di ba? 30 minutes before bedtime, 60 ml. Sa mga hindi nakakalam na 60 ml, alam niyo yung tagayan ng MP lights? Ayan, yung umuho, manginginom yan. Dalawang ganyan, no? Hindi, malaki yan, tol. Yung jigger lang, o. Pero ito, palagay ko 60 na. 60 yan. Isa lang yan. O, isang ganyan lang. Pero yung maliliit na jigger, dalawang ganon. Binibigay ko rin po yun, nire-recommend ko rin po yun sa mga nahihirapang matulog. Insomnia. May anxiety. Antidepressant. Imbis na uminom kayo ng anti-dep pills, imbis na uminom kayo ng sleeping pills, I suggest you take the guyabano wine. Healthy pa, okay. Natural. Pero yung guyabano, pagka gano'n, yung misil makatulog, mga isa't kalahating bote. Lating na. Tumlao, bre! 60 ml lang, 60. Huwag ka magturo. Hindi, pero masarap naman. Alam mo, maraming tumintimintingala na sa'yo ngayon. Kasi bakit? Nasa heaven na ba ako? Hindi, kasi napapanood ka nila lagi. Baka akala yung mga sinasabi mo, katulad niya. Akala, totoo. Baka tayo nasubukan. Pero masarap naman yung wine. Natikman nyo na yung buhay. Sino yung nakatikim? Oh, sino yung hindi mo nakatikim? Siyempre, yung hindi nakatikim. Kasi yung tikman niya yan? Yes. Available, biligay niya. Biligay niya. Pati yung mga nasa labas, ha? Yeah. Oh. May available po tayo. Yeah, magpatingin tayo. Patingin tayo? Mm. Ako rin, man. Yan, yan. Yan. Eh, takay mo yan. Ato. Pulitin yan? Ito, diretso alcohol yan. Pag-detox yan. Pag-detox yan. Eh, sige, mamaya. Kung may available ako dyan sa sasakyan ko, pengi ako, ha? Kung may available ako. Kung wala, dyan. Kunwari wala. Eh, wala. Talagay ang ayaw. Ayaw. Sabihin lang, ayaw mo bigay. Hindi, meron. Pagwa tayo kung meron, ha? Sige. Okay. Patitikman ko kayo lahat. Tagay lang, ha? Ako masaraman, isa mo ka, pre. Pre, hindi ba mag-resign? Nangyari ho yan dito, eh. Nagpatikim kami. Oo, ako napanood yung episode na yun. Nagpatikim kami. Eh, may tropa ng mga matatanda. So, senior. Nasarapan, bumili lang. Habang nanonood sabi, tatagay dyan. Walang nyo, walang nyo. Nag-request pa ng kanta. Sabi nga, balitan nito ha.
Okay mo lang dito, cafeteria. Pukwento ko sa amin. Ay, nakakakaw. Kasi naman yung dati na ginom dito. Kamusta? Naway na simpo rin kayo. Oh, yung mga kababayan natin na mga nagtapos na ng mga page nila, na nagbalikan na. Oo. Kamusta po kayo dyan? Congratulations po dun sa mga nag-graduate. Kasi nung Saturday, ang follow-up na patients ko noong Saturday is 84. Sa 84 na follow-up, 18 po ang negative na sa cancer. Wow! Alam mo, hindi ko maitago siyempre emotions ko pagka ganun, pero grabe ang feeling ng isang doktor, tama ba? Yes. Na yung pasyente niya ay gumaling. Talagang iyak sila lang iyak. Yung isa, gumaling yung isa. Sa sobrang iyak niya, matay. Kasarja ka rin. Pero hindi cancer ang kinamatay niya. Gumaling na tapos. Sasaya, sasaya. Pero at least, namayapa siya kung saya. Nagpagawa. Joke lang yun, joke lang. Okay. Meron nga akong alam eh. Uminom lang kape natin, nabulag. Oo. May ano nga, nagre-reklamo ko ngayon. Ano ba nangyari doon? May tinigod siya. Nakalimutan niyo kutsarita! Puso. Puso. Ginimanda ka? Hindi. Tuloy niyo, tuloy niyo. Papahawa pa ako nito. Yung kumain ng balot? Oo, yung kumain ng balot. Ang ano? Matay? Bulag din. Hindi! Matay? Namatay! Okay. Di ba, uminom ng sabaw? Pag hindi naman, di ba, sisipin yung galaw? Pag gano'n niya, may pako sa may sobrang. Sabi mo, mga nagbabagang balita! Matatanghayan niyo lang dito sa kapikirya! May nawawala! Alam mo, sabi nung iba, luma na yung joke pero nakakatawa ka rin. Ha? May nag-walkout na. Sabi niya, I cannot take this anymore. I have to find a translator. Wasn't translator. Kasi masaya lahat eh. Masaya lahat. Masaya lahat, ako lang hindi. Question number 3. Question number 3, bago na naman po tayo dito sa katanungan. Good morning, Putok, Atoy. And the rest of your staff. I am Alicia, 36 years old, from Cotabato, Maguindanao. Ang sakit niya? Alopecia? Alicia, pangalan niya. Hindi. Baka maka-high blood sa'yo? Mukha mo niya nakaka-high blood. Baka mawa pala, kung sino in pain na natural, meron ako pwedeng prescribe sa inyo. Mabibili niyo lang po dito yan sa kapitila sa Energia. 500 pesos. Kung in pain kayo, ha? Pero, ewan ko ba? Leo, may mga pasyente ko rito. Masakit ang masakit, may masakit sa kanya. Oo, oh, sabi. Pagbaba na dyan, haharapin na ako, follow-up na. Nawala yung sakit ko, joke. Nagpapagusto lang pala. Kaya ako nare-recommend ko yung picture nito. Kasi matindi ba yan sa mga kung anong pain reliever na yan? Ano yan, tol? 500 milligram. Iinumin yan. Hindi. 3 times a day. Digital lang yan. 3 times a day. Kagising. Okay na. Mamaya, napunta sa ano, wala nyo. Masakit na naman, titigin na naman. Pero, recommended, highly recommended po yun. Subukan nyo. Dito na may bili sa akin yun. Sabi ko mga ako. Kaya boss, biglang mabibili ka. Oo. Bili ko kayo? Lagyan nyo sa akin. Lagyan nyo sa bahay nyo. Nagkatawa nga ako. Dun sa pagpunta natin sa mga probinsya. Di ba mag-fair forum tayo? Ay nako si Doc. Si Doc ko ay hindi tumasa kung kandidato. Kasi lahat ng poster nasa tricycle.
Kasi forum lang naman yun. Sino siya? May nagtanong. Sino bang kandidato yun? Ano ba yan? Liberal ba ito? Otso derecho. Otso derecho. Hindi, pompiang ko yan, pompiang. Hindi ko ako miyembro ng liberal, hindi rin ako miyembro ng otso derecho. Diretso takbo ko. Matatakbo ka ha? 100 meter dash lang. Hindi ko lagi natin. Hindi, wala akong kaplano-plano ang inyong lingkod na mapunta sa politika. Dahil naniniwala po ako wholeheartedly at alam ng Panginoon to, pwede tayong magservisyo kahit wala tayong pwesto. Yeah! Ayan si Doc Atul! Kaya pasukin mo na hindi ko siya lalabas. Hindi, tsaka malabo rin ang manalo to. Oo. If ever gusto ko, if ever, pero malabo nga eh. Hindi rin naman ako nanalo. Kasi sinubukan ko na yan doon sa kaibigan ko. May kaibigan ako, sabi niya, Dok, tulungan mo nga ako, may gusto ko ng plataforma. Tatakbo kong kagawad. Doon lang, sa city namin. Tatakbo siyang konsyal ba? Oo. Sabi ko, ano masasuggest mo? Sabi ko, tatlo lang. Tatlo lang ang punto ng gusto kong ayusin kung magiging politiko ako. Una, trafiko. Uh-huh. Yes. Pangalawa, yung baha. Baha. Mm-hmm. Problema sa baha. Okay. Tama? Ano ba yung isa? Ko, plataforma mo yan. Hindi, nakalimutan ko na kasi. O, yung dalawa lang. Dalawa lang muna, yung dalawa. Kasi ba isa? Dalawa lang! Ano yung una? Ah, yung colostrum. Ah, yan, yan, yan. Yung pang-health yun eh, pang-health. Pang-health. So yung una, ano yung una? Traffic. Tignan nyo kung sasang-ayon kayo ha, kung okay ba ha. Paano maiipsan ng traffic, Lokatoy? Ang suggestion ko, isang linggo, puro paluwas. Oh, tapos, isang linggo, pauwi na, pauwi na. Para one-way na. Isa. Pangalawa. Pangalawa ang plataforma. Siyempre, pinuhulat tayo. May mga bagay na binabahan. At ako Marikina ako, naapektuhan ako ng mundo. So, para maipsa lang baha sa Marikina, ang plano ko, pabubunga ng buong Marikina. Pero ang kalulun sa Quezon City. Pag-alit sa'yo si Mayor. Kaya malabo ko manalo. At yung pangatlo? Health naman pag-usapin. Health, kasi doktor ako. I-promote ulit natin at kailangan tama ang promotion na yung breast milk is still best for babies and daddies. Bakit? Dalawa yun. Bakit madalmo? Baby? Isa sa baby, isa kay daddy. Pag ang baby... Iboboto ka na ito, iboboto ka na! Pag ang baby kasi dumete sa ina, sa ina, magiging masuno rin yan. Tama, no? Kasi di ba yung mga bata? Seriously, ha? Mga bata ngayon, dumete din ang gatas ng baka. Sagutin mo ko, anak ba ng baka yan? Anak ng tao yan, dapat ang gatas niyang galing sa tao. Tama! Bakit yung pinadete din ang gatas ng baka, anak ba ng baka yan? Oo. Kaya pagka tumanda yan, alito, anak! Pero pagka ang baby, ang bata, galing sa gatas ng ina, yung colostrum, kung tawagin. Saka yung pagmamahal, yung pagmamahal, nandun yung respeto. Yes. Pag tinawag ka, pag breastfeeding ka, tinawag ka nanay mo, andun yung respeto, sunod ka agad. Tingnan nyo. Eh, nangyayari ngayon, puro daddy. Puro daddy, pinatitin nyo. Kapag sinusunod, tira! Pinawi na! Pinitin si daddy. Kaya dapat i-promote natin. May kilala kang ganyan? Meron, kilala ako. Gusto mo pagkitin natin? Huwag ako. So alam niyo na ho yun, ha? Okay. Ganun kasi tanong natin. Pagod na ako to. Ako po si Alicia, 36 years old, from Cotabato City, Maguindanao, but currently working here in Kuwait as of an OFW. I have been diagnosed with unstable angina. Unstable angina. Angina. Hindi, wala mo.
mall, mag-China? Oo! Oh! Paano yun? Namiligo-ligo siya. Naubos na ng mga pasyente. Alam nyo, iniwan ko to last week dito lahat. Binanatan siya ng mga pasyente pag tayo. Okay, the unstable angina last October 24, 2018 due to low potassium in my blood causing my heart rhythm become unstable. I have hypertension 140 over 90. Up, clear muna natin. Uh-oh. According to American standard, kapag ang edad mo ay more than 40, at nagbibigay ng 140 over 80, over 90, over 100, at walang masakit sa back of your head, normal ka. Oh. Ah, okay. Pero 36 lang po siya. High blood ka. Kaya nga sinabi ko, 40 ako. Matino naman. I have hypertension, 140 over 90. It's always like that even I have my maintenance. I lose my weight from 51 kilograms to 45 kilograms now. Is it my ideal BMI? BMI is body mass index. Ulitin natin, 36 years old, ano height? Ang height niya, wala nabanggit na height. Okay, paano makukuha BMI? Kailangan na height. 51 kilograms siya tapos to 45 kilograms now. 51. 45 times 2.2. Paad nga ako 90. Okay lang, normal. Depende sa height, ha? It's my idea. Kung ang height niya, 4'2". Ako, 11. Overweight. Overweight. Okay. I am 4'11 in height. I really don't know what's happening with me, though. Because I always feel weak and I also have my panic attack, which leads me to have cold hands and feet. I have sharp pain in my lower right back that sometimes rigidates under my right rib cage. Di ko na po alam ang gagawin ko, Doc. I will be there in the Philippines this coming March 19. Oh, di ko na siya. Oh. Asan ka na? Saan ka? Hello. Hoy. Oh. Explanation. I to which? Tapos na yun. Bumalik na. Alis na. Saan ka? Mapanood mo na ito. I really need your help. I have watched your live videos in FB. Salamat. But I really wanted to see you in person. Oo nga. Baka naman nagpunta rito yan. Please. Cry. Okay. Ang angina pectoris ay pagko-constrict po ng ating vessel sa puso, no? Basahin natin. Ito ay coronary problem. Nangyayari po ito, unang-una sabi niya may nagkakaroon ng panic attack. Bakit? Connected po kasi ang puso natin sa nerves natin. So pagka po may problema ang puso, malaki po ang possibility na ang pasyente ay magkaroon ng nervous breakdown. So connected po yun. Kaya mapapansin nyo, yung mga may high blood, mahina rin po sa nervyos. Okay? So kaya kailangan ipinakuunawa dapat sa pasyente na maging relax. Dahil pagka nagkaroon ng panic attack, lalong bibilis ang tibok ng puso at magpapabilis din ang daloy ng dugo, causing you to have mas mataas na pressure ng dugo. So example natin saan? Oo, hindi. Ang katulad ng binabanggit nga natin, inhale, exhale, deep inhale and exhale can do the work for you. Actually, pinakamagandang inhale-exhale pala, tinataas mo rin yung ano mo, yung inyong kamay, hawak ang mata pa rin. So pag nag-inhale-exhale ka, gusto mo ma-relax talaga yung puso mo, nakaangat yan na nakaganyan, parang may binubuhat ka, tapos mag-inhale ka. Para pati yung muscle mo dito sa leeg at saka sa batok mo, marirelax din. Kailangan nakaangat. Inhale, exhale. At ang inhale po, 3 segundo. Ang exhale, dodoblehin mo yung seconds. So, magiging 6. So, pagka nakaganyan ka, yung muscle mo naka-stretch, inhale ka, pati po yung oxygen na pinapasok mo sa hangin, pumapasok din po rin sa mga nerves, nare-relax din po kayo. So, yun po yung makaka-release ng tension or ng panic attack. Walang bayad yun.
Tama? Kesa matarata. Hindi, maraming namamatay sa taranta, di ba? Tama. Okay. So, ma'am, gagawa kita ng ano, ng ang problema mo, heart. Kaya nagkakaroon ng problema sa flow sa circulatory system. So, I'll be sending you a program para po makatulong po dun sa problem mo na angina pectoris. Angina po yun na hindi vagina pectoris. Angina. Angina. At meron din palang isa pang sakit dyan, yung atherosclerosis. Yung po yung pagsisikip, no? Ng pagsisikip po ng ating artery. Yung mga arteries. Okay. Yan, dahil naman yun sa wrong lifestyle, sa food that we eat. Mahilig na nga sa mamantika, ayaw naman magpapapawis. Totoo hindi. Tingnan nyo man, hindi pa nga tayo, hindi pa nga pumapasok ang mantika. Pag dalamig yan, tutulog sila. Hello? Yes. Tapos ikaw, pagka pinasok mo, tulog ka din. Nalitulog din sila. Kumakapal tuloy yung mga vessels. Yan po yung nagkakaroon na lang. Kaya nga, ang lagi namin tinuturo, come on, let's go back to exercise. Hindi naman kailangan magpagod na exercise. Stretching will do. Tama ba? Brisk walking will do. Paano ba yung mga stretching? Yung tinuturo namin. Sino nanonood sa amin sa FB? Wala, apat lang. yung ganyang stretching. Pampalusaw po yan ng cholesterol, pampalusaw ng uric acid. Pero hindi ka napagod. Tama? Kasi yung mga na-stroke, hindi mo naman mapapatakbo yan. Tama. O, sakay ko sa treadmill pa, no? Dali. Gano'n pala ng na-stroke, gano'n yung tsura? May mild, merong medium. Gusto yung nakita ko sa'yo. Merong kilala eh. Oo. Talagang gusto niyang buksan yung ano, yung maghihiwa siya ng ano, ng palaman sa tinapay. Oo. Ayaw patulog. Okay, so gawang kita ng program, ma'am. Asahan mo, kung nandito ka sa Pilipinas pa, sana magkita tayo bago ka umalis. Kung hindi naman, padadala kita sa messenger mo nung guidelines sa kailangan mo. Madali lang po yung case mo. Unang-una, bata ka pa, te. 36 lang. Enjoy mo yung buhay, imbis na puro ka worry. Tandaan nyo, yung mga nagwo-worry, hindi na ka nagagaling. Bakit? Busy na yung utak mo, kaiisip ng problema eh. Yan. Paano pa uutusan ng utak mo ang katawan mo na gumaling siya? Yan. Tapos yung mga nagpe-pray naman, na Lord, kunin mo na ako. Malabo yan. Sino kukuha sa kanila? Yung kalaban. Hindi si Lord, mali kayo ng tinawagan. Oo, hindi kinukonsente ni Lord yung wrong prayers. Lord, imbis na pahirapan mo ko, bakit? Siya ba nagpahirap sa'yo? Ha? Imbis na pahirapan mo ko, Lord, kunin, mayaan mo na ako mamatay. Talaga. Mamaya, malaman niyo sa akin, gulpihin ko kayo. Last kid. Inhale. Ayun, di ba kayo? Ah, sige. So, pasok na tayo. Ano ba ituturo ko ngayon? Yung pinipindot. Ayun, sa maxillary at saka sa sinus. So, pasok po tayo sa ating segment na Alam nyo ba? Ituturo po natin ngayon ng inaabangan ninyo na ano ba ang steps na dapat natin gawin. Libre, walang bayad, kahit saan mo pwedeng gawin, ikaw lang mag-isa. Kahit walang katulong, pero maiisang malaki may tutulong para sa ating kalusugan. Okay? Ang sinusitis ay allergic rhinitis, hatching, ubo, sipon, mga usual na problema. Dahil unang-una sa environment, sa dust, tama? Sa init, sa fumes, pollen, those are the triggering factor na kung saan, kaya tayo nilagyan ni Lord ng sinus, apat na area po yung sinus, 1, 2, 3, 4. These are the maxillary areas. Hanggang dito, maxillary. Okay, ulitin ko, simula dito, hanggang dito yan. Okay. So, ang gagawin natin, meron lang tayong ipipress para mag-constrict yung muscle ng maxillary at lumuwag, mag-decongest ang ating sinus para maibsan ang sinusitis at makikita nyo ang result. Dalawa na kami. Ngaw-ngaw. Sabi mo nga, Atoy! 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 Pongi! Okay!
So ano ang gagawin natin? Okay, upol, hindi na kayo, manood na lang kayo. So tanggalin mo yung kaibigan. Kukunin mo po yung thumb. Okay, yung thumb mo, ayan. Tapos ang ipepress po natin yung gitna ng ating ilong. Gitna, ayan. Tapos ipupush mo siya upward for 20 seconds. Yeah. Huwag yun na lang tignan itsura nyo. Hindi nga, ayan. Sabi ko na magtatawa. Ayan. Tingnan mo nga, picture natin. Okay, 20 seconds. Push upward, ha? Inside upward. So pag pinupush mo yan ng 20 seconds, relax, pagkatapos ng 20 seconds, may mararamdaman ka, may tumutusok hanggang likod mo. May nakaramdam? Okay, after that, 20 lang. Hindi, tinan. Okay. Sarili mo yun. Okay, tapos dalawang thumb, kaibigan, dalawang thumb, ilagay sa maxillary area para malaman mo kung ano yung maxillary area. Hindi mo alam, no? Ito, yan. Kunin mo muna yung cheekbone mo, dulon-dulo ng skull. Ito yan. Ibababa ng konti. Half inch. Galing sa skull. Ito, cheekbone. Yan. Ibababa mo ng konti. Yan. Okay? Tapos, nakuha mo na. Nakita niya na? Okay, open palm. Oh, ganito pa rin. Open palm. Tanggalin mo na dyan. Tanggalin mo. Okay. Tapos, ipepress mo siya. Okay, paloob, inside, 1, 2 seconds, open, press inside, 1, 2, open, press inside, 1, 2, open, gagawin mo po yun ng 10 counts. So those are the two basic simple steps that you can do to release sinusitis, allergic rhinitis, congestion sa ating sinus and maxillary area. At after 20 to 30 minutes na ginawa mo yon, may mararamdaman kay sensation dito na lumuluwag, na decongest. Bakit? Ilutusan mo yung muscle ni maxillary. Yung muscle ni maxillary. Kala ko may ambulansya. Wow. Inutusan ni muscle ni maxillary si brain mo to release the congestion. So, alam niyo ito mga naririnig niyo sa akin, Mediterranean practice pa po ito. Ancient practice. Ang tawag po natin diyan, reflex zones, reflexology. Pero nagagawa mo, walang iniinom na kahit ano, tama ba? Libre, walang bayad, hindi ka kailangan kumuha ng tulong ng iba. Magagawa niyo. And you can do that anytime, anywhere, hanggat gusto mo. Ang request lang ni Doc, na may i-share niyo po ito. Dahil kung nakakatulog po, wala namang binabayaran, eh mas magiging maganda ang ating mundo na binubuhayin. Alright! Tinawa. Kasi kanina may parang sipon-sipon ako. Pero ngayon biglang... Galing mo talaga. Hindi po ako yan. Nag-research lang din tayo. Tama ba? Bang klase ka talaga. Exotic ka talaga. Ako lang po yung nagpapaliwanag sa Tagalog. Exotic. Exotic! Anong exotic? O endangered. Tawa mo akong hayop. Okay, so nalaman niya dito sa... Alam niyo ba? At gusto niyo ba? Kasi marami nag-request sa akin, Dok, baka pwedeng yung mga clips mo ng alam niyo ba, pagsamasamahin mo sa isang episode, para pag kinlik namin, puro alam niyo ba? Gusto niyo yun? Yes! May 40-40. Huwag tayo edito. Sige, request natin. Sama niyo sa prayer niyo. Kasi, tingnan niyo, yung foundation natin, 9 years kong pinag-pray, pinag-alog ni Lord November 16. Oh, doon po sa hindi nakakaalam. Yeah, may foundation po ang inyong lingkod. Zeal to Heal Foundation. Ang layunin po niyan is makatulong sa mga pasyenteng walang kapasidad magpagawa. Sinasagot po ng foundation yung buong treatment. Wow. Naniniwala ako, nakakahiyang humingi ako na 100,000 sa iyo kahit magkaibigan tayo. Tama? Pero kung may 100,000 kaibigan ako, hihingi lang ako ng tagpipiso. Hindi sila masasaktan. Pero lahat kami nakatulong. Totoo, no? Ha, may kinabutan ako totoo yun kasi dami ko na palang kaibigan. Pero dito sa ano natin, Box, wala pang nagulog. Baka wala rin silang tagpipiso. Mayroon naman ang sobre dito. Okay, at kami po, ako personally, hindi nyo ako maririnig na magre-request for donation. No. Bakit? Ang prayer ko, Lord, kung sino ihipuin mo, kung saan sila magbibigyan. Ayoko mangingi. Tapos, ano ba? Yung mga anak ng pasyente,
nanahi po sa pag-aaral dahil po may nagkasakit ang magulang. Magulang. Kukunin po ng foundation yung mga bata pag-aaralin bilang scholars. Yeah. And ewan ko kung napanood nyo, 2 months ago, kami po ni Vic, kausap po namin ng Lasal, De La Salle University, and Ateneo de Manila. At hindi po sila pumayag. Kasi hindi po kami nakapasok. Sa kwarte lang kami. Hangala, nagsusulisip kami. Ne, basta may mga eskwelahan po tayong kinakausap tungkol dyan. Tama ba? Yes. At alam ko, basta maganda at tama ang hangarin, pagpapalain. Yes. Pagkakalood nila. At ngayon po, meron na tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12. 12 cancer patients na beneficiary po na foundation. Wow. Imagine ha, October pa lang yun, October. November, December, January, February. 4 months, March, tapos sa March. At marami pa rin po tayo mga pending. No? Marami, marami. Yung mga nag-apply po for the beneficiaries of ano, wait lang po kayo, may screening process po. Hindi naman po lahat, pag sinabing pumasok kayo, lahat sasagutin namin. Siyempre, may screening process po. Ha? Huwag mo kagalit, ipag-pray mo na ikaw yung pagpalain. Ha? Kasi yung iba ho, may kapasidad naman pala, gusto lang talaga humingi ng tulong. Magsabi na lang. Hindi yung gano'n. Kasi may back, ano tawag doon? Balik. History, hindi, ano ba yun? Yung investigation, ano tawag doon? Background check. Parang gano'n. Siyempre, di ba? Alamin namin. Walang yan. Sa Korean chance nakatira, magpapatulong sa amin. Naniintindihan nyo? Yes. So, kaya mayroong background investigation. Check. Yun! Check lang, background check. Okay, so pansamantala, dyan po namin tatapusin ang Cafeteria Synergia. Na kung saan, nagtuturo po tayo. At sa susunod po, this coming Friday. Friday, yes. We will be back para po maabangan ninyo. At may panibago na naman tayo pasabog this coming Friday. At yung inauguration natin pala. Inauguration na. Invited po kayo lahat na umaten sa ating bagong bahay ni Dong Atoy. Yes. Bagong bahay ng Health Forum. April 26. April 26 po ang inauguration ng ating bagong bahay. At lahat po kayo doon ay hindi na nakaupo. Lahat po kayo ay nakahiga na. At kung kayo pipira sa labas, kayo po ay naka-wheelchair na. Hindi po kayo mapabago. At kung saan kayo nakatira nga, ipapahatid po namin sa helicopter. Sa ambulansya mismo. Para walang traffic. Ayan, so maraming salamat po. At ayan. At dito po namin tatapusin. Ito po muli si Dr. Atoy Arboleda, na palagi ang nag-iiwan ng katagang hindi ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit para ikaw ay manghina, bumigay, at mamatay. Ipinahintulot ni Lord na ikaw ay magkasakit. Tama. Ipinahintulot ng Panginoon na ikaw ay magkasakit para sana ikaw ay may matutunan. Paglabanan mo yan, mapagtagumpayan, at luwalhatiin muli ang kanyang pangalan. Amen! So this is Dr. Atoy Arboleda, at hindi kompleto ang Cafeteria kung wala ang aking dalawang kasama! Andito ko ang inyong lingkod, kawalang bukol sa lingkod na si Boss Vic, kung tawagin. At andyan din po si Amazing Zurot. Zurot? Yes. Zurot. Tugtog na wala hanggang katapusan. Okay, kami po ay pansamantala magpapaalam sa inyo at hanggang sa susunod po. Friday ulit, magkita-kita po tayo, tiyan lang kayo, at dito lang kami. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Yeah. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. In English. In English, to God be the glory. Winners don't quit. Winners take all. Yan ang pinagawa. Magandang tanghali po sa inyo lahat. God bless. Stay healthy. Be happy. And to God be the glory. Maraming salamat. Okay, direct, okay na? Cut na? Okay. Break lang tayo saglit. 5, 10 minutes.